Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ayon sa ating Kodigo Penal, walang pananagutan ng isang akusado kung siya ay nakapatay ng tao bilang pagtatanggol sa sariling buhay. Ito ay isang sirkumstansyang nagbibigay katwiran sa isang akusado upang siya ay mapawalang sala sa krimeng binibintang laban sa kanya. Dante, kanina pa kita hinihintay dito. Ano na bang balita dun sa para sa bakuna ni Kaloy? Nagawan mo ng paraan? Hindi. Bakit hindi? Ano ka ba? Nakainom ka na naman ba? Oo, anong gagawin ko? Isipin ko na isipin yung problema dyan sa pera. O pera, pera. Oh, sige, hindi bali na. Manghihiram na lang muna ako ng pera kay Tito Boyet. Total, sweldo na sa isang linggo, mababayaran ko kagad yun. Sige na. Ano huwag mong gagawin? Huwag kang manghihiram dun. Eh, kanino ako manghihiram, ha? Hindi ba't kakaloan ko lang sa opisina? Ginamit para sa panganganak ko? Kanino ngayon? Aray! Ah! Ano, ha? Ano? Ano gusto mo ipamukha sa akin, ha? Na wala akong kweta, hindi ko kayang gawa ng paraan yan? Ha? Ikaw magtatrabaho mo, ako hindi. Subukan mo humiram dun. Huwag ko na malalaman, malilintik ka sa hayop ka. Leche ka. Yun. Epekto siya, hindi ka mo yung daya eh. Hindi ko hayop. Ay, hindi ka ba natutulog? Hmm? Nay, sali ka po sa amin. Naglalaro po kami ni tatay. Nakakita ko naman, anak. Eh, magpahinga ka na, hindi na ako sasali, ha? Tapos magpalit ka ng sando mo kasi basa ka na naman ng pawis. Tagpitin mo ito, matulog ka na dun. Sige po. Good night, Tais! Kiss ko. Magpalit ka, ha? Pawis yan. Mahal, kumain ka na ba? Ah, meron pa akong tira dito sa kanina. Gusto mo, sabayan mo akong kumain. Halika! Eh, ganito na lang gawin mo. Kasi kasuhin mo yung sarili mo, kumain ka mag-isa. Kasi ako tapos na ako kumain eh. Nagutom na ako kanina kasi kung hintayin pa kita, baka mamatay ako sa gutom. Ah, Dante, pasensya ka na kung ginabi ako ng uwi. Nagkaroon ng problema sa opisina, yung isa sa mga container. Dante, bakit mayroong baril dito? Andun ba yung boss mo? Ano ka ba naman? Nagtatrabaho ako dun. Dante. Nagtatrabaho o tinatrabaho, ha? Ano ba yung mga sinasabi mo? Ganyan mo talaga iniisip mo sa akin? Hindi ka na nahiya. Naamoy ko siya sa'yo. Ayop ka. Ano ba? Huwag na tayong magtalo. Baka naman magising pa yung bata. Sige na. Tama lang yun para malaman niya kung gano'ng kalandi yung nanay niya. Dante, sige na, hayaan na natin to. Nakainom ka lang, matulog ka na. Matulog na tayo, halika na, halika na. Oh, nakadalawa ka na. Parang di ka masaya, paring Dante ha. Misis niya pre. Nandiyan na, sinusundo na. Ngayon pa lang tayo nagsisimula, sinusundo agad. Ano boy, mahihina yan, mahihina, mahihina. Tapos may hinahin. Ano nagawa mo dito? Naisip ko lang kasi anong oras na. Baka gusto mo na magpahinga. Kasama ko pa yung mga kaibigan ko, di ba? Ano to? Binabasos mo ako sa harap nila? Gusto mo akong pauwin? Ha? Pauwi mo ako, ha? Ikaw umuwi. Huwag na kayo mahinga, itol. Sorry ka pala, tol. Pinapakialaman mo ako? Hindi! Eh, bastos ka! Nakaalala lang ako sa'yo! Nakaalala ka! Bastos ka! Huwag ka naman mahingay, baka magising yung anak mo! Mas mabuti! Malaman niya kung anong klaseng babae ka, kung anong klaseng nanay! Ha? Hindi naman! Huwag! Yung bata may anak ko! Buntis ako! Buntis ako! Huwag! 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 Naawa ko sa bata, ha? Ako hindi ako naawa dahil hindi ko naman anak yan. Hindi sa akin yan, naintindihan mo? Ha? Hindi totoo yung sinasabi. Hindi totoo! Ano? Sinungaling? Ha? Sumugot ka! Huwag mo akong lukohin! Hindi ako sinaulo! Wala akong ginagawang masama.
Dante, tama. Tama na, Dante. Paano mo nang awa? Saktan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong itadama yung mga bata. Ano sabi mo, ha? Ha? Ano gusto mo sabihin, ha? Ako ang aalis? Ako pa ang aalis ngayon? Nakikiusap lang naman. Ha? Na kung gusto mo akong saktan, pwede mo naman akong saktan. Hintayin mo lang na mailuwal ko yung ano. Asa yung susi nito? Asa na! Tama! Asa na! Pati gamit ko pag eto. Nay, dito ka lang ha. Huwag ka nalabas kahit anong mangyari dito pa lang. Alam mo, sa lahat ng mga anak ni nanay, walang pwedeng manakit. Promise ko yan. Oh, nakaisip ka na ba ng pangalan? Anong gusto mong pangalan ng kapatid? Claire Martinez. Iwaran ko para sa kayo sa salang pagpatay kay Dante Martinez. Kunin mo na pa yung mga bata. Ha? Kunin mo na si baby. Bumalik si Dante pagkatapos yung mag-away. Nakita po niya na inimpake ko na yung mga damit po niya. Bakit mo ginawa yun? Kasi natatakot po ako na baka magalit na naman siya sa akin. Tapos, sasaktan na naman niya ako. At baka madamay po yung dinadala kong bata, pati po yung isa po naming anak. Pagkatapos, anong nangyari? Bale, dinala po niya ako dun sa may cabinet. Ano ang laman ng cabinet? Meron po talagang baril doon kaso hindi po niya mabuksan. Hanggang sa nakakita po ako ng tubo, inalo ko siya. Doon lang po ako nakatakbo papuntang kabilang kwarto sa sobrang takot ko. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko nun, Nico. Baka kung ano pang mangyari sa akin sa mga bata. Natatakot lang naman po talaga ako. Naaawa na nga rin ako sa sarili ko nun. Kagayabay na rin ko. Ayaw ka! Ayaw ka! Alam mo ba kung bakit nandito ka? Pinatay ko po yung asawa ko. Bakit? Abatayin niya po ako eh. Pati po yung mga anak ko. Pati po yung nasa tiyan ko, papatayin po niya. Papatayin niya kami lahat. Muntis ka na nangyaring insidente. Opo.
po na sabing papatayin kanya at ang anak mo. Halos 10 taon ang nangyaring abuse kay Claire. Hindi lang physical, but also verbal and emotional abuse. Doktora Dayan, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano ang nagagawa ng ganitong sitwasyon sa isang tao? Bakit hindi na lang iwan ni Claire ang asawa niya? Bakit hindi na lang siya umalis? Iba ang psychology ng isang battered wife. Kaya nga meron tayong tawag sa ganitong kondisyon. Battered wife syndrome. Kung saan nawawala ng kumpiyansa o self-worth ang biktima nito. Yung paulit-ulit na pananakit, kadalasan ay sinisisi nila sa sarili nila. At hindi sila makaalis dahil ang tingin nila ay kasalanan nila ito. O di kaya ay wala silang mapuntahan. O minsan, gusto nila ay panatilihin na lang na buo ang kanilang pamilya. Doktora Kain, ilang beses ho nagpagamot sa inyo si Claire? 6 na beses po ang nasa record ko. Pero merong mga pagkakataong hindi siya nagpunta para ma-record ang nangyari. At sa tingin niyo ba, sa ganito karaming pagkakataon ay sapat para magkaroon si Claire ng tinatawag nating battered wife syndrome? Opo. Bawat araw, punong-puno siya ng takot at pag-alala na makasaktan siya ng kanyang asawa. Mga 10 taon din siya nabuhay sa ganitong takot. Kay. Malaya ka na, anak. Ha? Gusto ko pong ka? Ano pong nangyari? Ibinabana nila ang sentensya sa kaso mo. At yung oras na nandito ka sa loob ng preso ay sapat na para ma-fulfill ang verdict. Makakalabas ka na dito. Kasama ko ni mga anak ko, tay. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.